Picky eater ba ang aso mo? Ano po ba ang mga solusyon at dahilan kung bakit picky eater ang aso natin? Hello guys! Ito po si Tristan Huertas, ang inyong dog trainer at dog owner. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa ating YouTube channel, Milo and Friends? Pindutin lamang ang subscribe button at notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos na i-upload natin dito. Pero bago ang lahat, lahat ng mga aso ko ay hindi picky eater, lalo-lalo na si Milo. Kita nyo naman, hindi ko binugutom yan. Tabat, choy! Bakit nga ba picky eater ang ating mga aso? Una sa lahat na dahilan guys, ang napansin ko na sanay ang aso na human food ang pinapakain sa kanila. Okay? Guys, hindi po ako against sa pagpapakain ng human food. Ang problema lang sa human food, meron mga sangkap na makakaapekto sa kanilang liver at kidney. Hindi po ako eksperto, pero base po yan sa aking mga nababasa. Number 2, walang tamang routine sa pagpapakain ng aso. Ang napansin ko rin guys, meron mga dog owners na 5 beses kumagpakain, 4 na beses kumagpakain, kumain na, nagmimerienda ulit, kain ng kain yung aso. Kaya pwedeng magkaroon sila ng health problem din dyan. At the same time, overfeed na yung aso natin guys. Number 3, isa sa mga pinakamabigat na dahilan kung bakit naging picky eater ang aso mo, nakababad ang dog food sa tabi. Sa kulungan, kung nasaan yung aso, nandun lang din yung dog food. Nakababad lang, kaya ayaw na kumain ng aso dahil nagsawa na. Number 4, sa napansin ko, huwag kayo magagalit ha, may mga dog owners, kapag ayaw kumain yung aso, sinusubuan ng sinusubuan. Kaya lalong naging picky eater. Sa madaling sabi, spoiled brat. Guys, eto na po ang mga advice ko at mga solusyon natin para sa mga asong picky eater. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Vitabip at Vitalamb. Ito po ang ginagamit kong dog food para sa mga aso ko. So mapapansin nyo dito guys, onti lang po yung bibigay ko kay Milong dog food. Kasi, kumain na po siya. Ayan guys, dog food lang po talaga binibigay ko sa mga aso ko. Bakit? Hassle-free guys. Compare sa human food. Sa human food kasi magluluto ka pa, papalamigin mo pa. At sabi ko nga, may mga sangkap siya na hindi naman kailangan talaga ng mga aso natin. Hindi ako veterinaryo, pero yan ay base sa aking mga nababasa at nalalaman. Okay, sa dog food din, andun na lahat ng kailangan ng aso. Inimbento yan ng tao para sa aso na talaga. Kaya dog food tayo. Number 2, problem natin guys, walang routine tayo sa mga aso natin. So kailangan bigyan natin sila ng routine. Dito sa Milo and Friends, meron po kaming routine. Alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, maglalakad pa lamang sila. Pagkatapos nila maglakad, tsaka natin ibibigay yung pagkain, yung dog food. Okay? Ganun din pagdating ng hapon. So kailangan guys, may routine tayo. Kung may routine tayo sa aso, may imprint na yan sa utak nila na sa ganitong oras, dapat kumain na sila. Number 3 guys, ito po ang pinaka-common na nakikita kong problema natin mga dog owners. Nakababad si dog food sa aso. Mali po yun guys, tanggalin po natin yung ganong gawain natin sa mga aso. Dito sa Milo and Friends, 2 minutes to 3 minutes rule lang yung pagkain. Kapag hindi mo kinain yun, tatanggalin na po namin yun. Pero bago mo gawin yung ganitong disiplina sa aso, magkonsulta ka muna sa vet. Baka po kasi may sakit yung aso nyo, pwedeng magpa-check kayo ng dugo ng aso, yung tinatawag na CBC, complete blood count, para malaman mo kung mayroon bang existing condition yung dog mo. So, balik tayo guys. 2 minutes to 3 minutes rule lang ginagawa ng Milo and Friends dito. Pag hindi ka kumain sa oras na yon, tatanggalin namin. Kinahapunan ulit, ganun ulit. Laging isiserve mo yung pagkain. Mali po na gutumin yung aso. Kailangan may disiplina ka lang. Again, 2 minutes to 3 minutes rule. Kinabukasan, ganun pa rin. Ganun, ayaw pa rin kumain, tanggalin mo ulit yung dog food. Okay, hapunan ng kinabukasan, ganun ulit, tanggalin mo ulit yung dog food. As long as okay yung aso mo, masigla, maganda yung ilong, gilagid, mata, good yun. Disiplina yun. Pangatlong araw, pangapat ng araw, maniwala ka, kakain yung aso mo. Number 4 guys, sabi ko nga, may mga dog owners na nasana yung aso nila na sinusubuan. Hindi kakain pag hindi susubuan. Guys, tanggalin niyo po yung ganong ugali. Kayo ang pinahihirapan ng aso nyo. Instinctually speaking, ibigay mo yung pagkain. Pag hindi kumain, tanggalin mo yung pagkain. Sabi ko nga, sa number 3 yan. So, konektado yan sa number 3 dito sa sinasabi kong problema natin na number 4. Huwag nating sanayin yung aso natin na sinusubuan. Hindi po yan bata, hindi po yan tao. Aso yan, mahal natin sila, pero kailangan matutot sila para sa sarili nila. Okay?